gagalaw-galawin ko to. Hi guys, so this is Code 1116 and we're here again for another tech review. As far as you know, we are doing mobile filmmaking and mobile vlogging, and one of my problem is yung steadiness ng mga shots. Kung hindi mo lang tayo naka-tripod, naka-handheld tayo. So sa handheld, medyo may problema tayo sa aspect na yon. And ngayon, bumili ako ng isang gimbal for smartphones. And that will be the Zhiyun Smooth 4. Or, others say it, Zhiyun Smooth 4. Yun. Compared to this, meron pang isang gimbal out there that is the DJI Osmo Mobile 3. Pero I chose this kasi malalaman nyo mamaya kung bakit. Binili ko pala ito second hand kay Sir Arlan. So thank you Sir Arlan sa good deal na to. And let's see kung anong laman ng box. Ayan. So, yan. Tan. So meron tayong dito yung mismong gimbal, tripod, and yung charging cable. Yung kanyang lalagyanan is like a high density foam. So pwede siyang gamitin as a carrying case. So kaya okay na okay din yung case niya. Ayan, hindi naman mukhang chipipay. So this one is the charging cable. As you can see, I think this is 1 meter. On one end, it is a type A USB cable. And on the other end, is a type C USB cable. Ayan. So USB-C na siya. Okay guys, so ito naman yung kanyang ano, yung tripod. Ayan. So, mukha naman siyang matibay and sturdy. Ayan. Tsaka rigid yan. Para stable yung gimbal natin. Then, finally, yung mismong gimbal. So, this is a 3-axis gimbal, meaning lahat ng stability meron siya. X, Y, Z axis meron. Then, ang kakaiba dito kayo sa yung DJI Osmo Mobile 3 is etong kanyang interface. Medyo mukha siyang, ano, mukha siyang complicated. Pero once na nasanay ka na, matutuwa ka sa ano na to, sa features na to. So itong part na to, mostly of this part tsaka tong wheel, magagamit mo siya kapag ininstall mo yung ano, yung Zhiyun app. Okay? Zhiyun. Then itong triggers, pwede mo siya magamit without the app because this one controls the motors. So ito, meron siyang tilt follow, and ito naman is yung sport mode niya, parang sport mode, so mabilis yung kanyang ano, response ng motor. Ito naman, this is yung kanyang zoom function kapag ginamit mo yung app. Pero once na you, if you paired it with this one, this button transform this wheel into a focus wheel. Meron din siya ditong switch, meron siyang pan follow and lock. So yung kung saan nakatutok yung camera mo or yung cellphone mo, doon lang siya nakatutok pag nilagay mo sa lock. So ito, makita niyo halos same na lang ng yung kanyang ano dito, mga features is same dun sa mga cameras natin. Meron siyang ayan, exposure, gallery, flash. Tapos, pwede mo rin i-rotate yung camera mo or ipalitan yung camera mo sa front-facing or sa rear-facing camera. Then, ito yung kanyang settings. Yan. May isa pang cool feature itong gimbal natin. So, syempre, di ba, itong gimbal mo, sinacharge mo sa USB Type-C. Di ba? Pero yung phone mo, pwede rin ma-charge using the gimbal. Dito sa bottom part ng gimbal, meron siyang micro-USB Type-B. Yan. So, pwede kang gumamit ng mga cable accessories na bibili sa online para ikabit doon sa phone mo papunta dito. Okay. Kasi doon, may, ano, sa online, may mga mabibili kang naka-right angle yung kano, yung cable para hindi siya sagabal dito sa, ano, sa base na to. So, ito naman yung isang lamang ng DJI compared dito sa Zhiyun. So, sa DJI, kapag gusto mong mag-shoot in portrait mode, one click of a button lang. Pero ito, luluwagan mo to. Yan.
saka mo siya i-rotate, tapos ilalak ulit. Yun. Para makapag-shoot ka ng portrait. So, yun lang yung disadvantage nito. Kasi, well, itong phone yung ginagamit ko pang shoot eh. So, for the sake of demonstration, gagamit tayo ng lumang phone. So, ito. For the sake of demonstration, ito siya ilalagay. Kasi, hindi ko makapit doon sa kabilang side eh. Yan. So, yan. Okay na. Next step, pag nalagay nyo na yung phone nyo, yan, kita ba sa camera? Ayan, kita naman sa camera. Ilagay nyo sa flat surface. Itayo nyo sa flat surface na ganyan. Then, i-release nyo lang yan ganyan. Check kung balance yung, ano, yung pagkakabit ng phone. Paano masasabi hindi balance? For example, pag ganito. Pag ganyan, kita nyo, medyo heavy yung kabilang side na to, kaya bumabaksak siya dito, ganyan. Pwede rin namang mabigat yung kabila, so dito siya bumabaksak. Ayan. Ang gagawin nyo lang, kanyari, for example, mahaba yung phone nyo. Mahaba yung phone nyo. Ayan. Ganyang kahaba. Tapos medyo mabigat sa side na yan. Meron siya dito, ano, kita ba? Kita. Ayan. Ito. Meron siyang nab dito. Luwagan nyo lang yan. Tapos itong arm na to, nahahabaan o naiklian. Ayan. So, pwede ting gawin. Habaan to para maging balance. Yan. Tapos medyo fine adjustment na lang. Ayan. Level na siya. Kita natin ngayon. After nyo ma-balance yung weight, pwede nyo na siya buksan. Ayan. Ito. I-hold nyo lang tong power button. Ayan guys. So, ayan na. Okay guys. Naka-on na yung Zhiyun Smooth 4 natin. And makita nyo, stabilize na yung rig natin. At anong galaw natin sa handle, yung phone natin horizontal pa rin. Ngayon, na setting ko, naka-pan-follow tayo. Naka-pan-follow. So, kahit kusan ko itutok yung handle ko, doon din pumupunta yung, ano, yung camera. Ngayon guys, bakit maraming mobile filmmakers prefer the Zhiyun Smooth 4 against the DJI Osmo Mobile 3? Ngayon, ipapakita ko yung dahilan. Diba yan, ganyan. Yan. Yung mobility nung ano, gimbal. Kasi sa DJI Osmo Mobile 3, yung kanyang mobility ay limited. Hindi compared sa ganito. Kasi ito, pwede mong gumawa ng mga crane shots, tsaka yung mga panning shots na hindi kaya ng DJI Osmo Mobile 3. Yan yung dahilan kung bakit maraming tao gusto to. Ngayon, may mga tao naman na gusto yung DJI Osmo Mobile 3 because yung motor ng DJI Osmo ay wala sa shot ng camera. Katulad ito. Kasi kapag meron ka mga fish eye or wide lens, eto kita dun sa camera. For example, yung Samsung Galaxy S10, kapag ginamit ko yung wide angle lens, eto kuwang-kuwa dun sa shot. Pero may isang solution dyan para sa Zhiyun Smooth 4. Eh, gawin mo lang ganito. Yan. Hindi nakita yung motor, di ba? Ngayon guys, papakita ko sa inyo naman yung feature nung lock. Kasi ngayon nakapan-follow tayo. Yan. So guys, nakaharap na dyan, di ba? Ngayon, i-on ko na yung lock. Yan. So kahit i-gilid ko siya, kahit i-tilt ko siya pag-gilid-gilid, laging doon ang face ng camera. Ayan. So, yun yung feature ng lock. Ngayon, ano naman itong feature nitong dalawa? Ayan. So, ito yung sport mode. So, as you can see, matagal siya mag-follow ng pan, di ba? Para, syempre, sa extreme smoothness. Pero kapag hinold ko itong trigger ng sport mode, yan, mas mabilis siya sumunod. Okay, kung gusto niyo naman guys yung ano, kasi 'di ba sa DJI meron siyang joystick to control the tilt ng camera. Ito iba yung approach ni Zhiyun Smooth 4. Gagamitin niyo tong second trigger. So, kapag hinold ko 'yan, kung ano yung position ng ano, naka-lock ngayon yung tilt ngayon do sa position ng gimbal. So kapag i-face down ko siya,
kasama yung phone sa pag-tilt. Yan. Yan. Humihiga din yung phone. Ngayon, pag hiniga akong ganyan, tapos binitawan ko yung, ano, yung second trigger, nakalock ngayon yung tilt sa ganyang position. So, kung gusto ko ulit gawing horizontal, click ko lang ulit yung second trigger, iangat ko ngayon. Yun lang, di ba? Ang dali. Na-achieve mo yung limit ng gimbal at na, medyo nawala sa orientation yung muna natin, yung phone natin. Ang gagawin nyo lang, double click the second trigger. Ito. So, pag double click natin yung second trigger, ayan. Nag-self-orient na ulit siya sa horizontal position. Medyo, ano, may konting practice dun sa mga functions niya, pero for sure, dun sa pagtagal mo ng gamit ng gimbal na to ay matutuwa ka sa mga features niya. Kasi yung iba dun ay wala dun sa ano, DJI Osmo. Like ito. Yan. Ito yung pinakamaganda dyan. Kasi pwede mo siyang lagyan ng extension dito na monopod na matibay. Tapos pwede ka na mag ano, overhead shots. O kaya pwede ka from ground to sky. Yan. So next dito, ipapakita naman natin yung kuha using the smartphone and the gimbal. Okay guys, so yun na yung unboxing and testing ng Zhiyun Smooth 4 natin. Hopefully yung mga napakita ko sa inyo ay makatulong sa pamimili nyo ng gimbal. And kung nagustuhan nyo yung video, please hit the like button. And kung mahilig sa mga motorsiklo, sa mga tech, and gaming, please subscribe to this channel, okay? So guys, yun na yun and have a nice day. Bye-bye!